Darna sumagot sa paratang sa kanya na anti-LGBTQ matapos mag-viral ang open letter ng Miss Trans Global 2020 na si Mela Habihan. Anti-LGBTQIA nga ba si Ellen Adarna? Saan at ano nga ba ang pinanggagalingan ng pag-call out ni Mela Habihan? Ano mga kamarites? Chika or Chaka? Ang Betnabos nga pala kung saan ay susubukan natin na pag-usapan sa paraan ng isang tunay na marites ang nag-trending na pag-call out ng Miss Trans Global 2020 na si Mela Habihan kay Ellen Adarna. Para sa mga hindi nakakakilala, si Ellen Adarna ay isang dating actress, model, social media sensation at naging FHM cover girl din ito ng 3 beses. Kilala si Ellen Adarna sa kanyang mga question and answer portion sa Instagram at lagi itong kinahuhumalingan ng kanyang mga followers dahil sa kanyang mga engaging at witty na mga replies. Sa lumipas na Q&A stories ni Ellen Adarna, matapos siyang tanungin ng isang netizen about sa kanyang thoughts on situationship, sinabi nito na ang situationship daw ay nakakalito gaya ng mga non-binary gender pronoun. Last December 23 ay nag-viral din ang open letter ni Mela Habihan tungkol sa naging trending question and answer ni Ellen Adarna. Sa open letter nga po, nakasaad na, "Dear Ellen, and to those who currently think like her, I welcome your thoughts. And while it is confusing, a true compassionate and respectful person will try to learn and understand." Dahil kahit nakakalito daw ito, ay sinusubukan pa rin daw nating alamin dahil itinuturo nito ang value of logic and it allows us how to embrace problems and finding solution. O di ba may mga math problem pa dito? Sa paghahalin tulad niya sa math, inaanyayahan pa nito na i-discover na wala daw single or absolute solution sa problema. Binigyan din ni Mela sa kanyang open letter na kahit gaano daw ito kasakit sa bangs mo, ang pag-intindi sa gender diversity ay hindi naman daw ito nakakasakit sa'yo at mas lalo lamang daw itong magpapalalim ang pag-appreciate natin or ang tinatawag nating appreciation of human life. O, di ba? Hiling din ni Mela na sana mas maging bukas at mas maging compassionate ang mga tao para sa mga katulad nila o hindi nila katulad pala dahil kung ang anak mo daw ay lumapit sa'yo at sinabi na non-binary sila, masusubukan mo daw itong alamin. Sumagot naman si Ellen Adarna sa isang comment ng netizen nang asikasuhin nito na anti-LGBT at sinabi na, "Sinasabi, you, fake news, for your 411, my best friend since high school is lesbian. I have a lot of close friends who are gay." Habihan's letter means well, nanggagaling si Mela sa pag-raise ng awareness para sa mga hindi pa lubos makatanggap at makaintindi sa LGBTQA+ community. Wala din naman mali sa ginawa ni Ellen. Wala naman siyang sinabi anything na negative about sa LGBTQA+ dahil ginamit niya lang ito para i-describe kung paano siya nalilito sa usapin ng situationship gaya ng kanyang pagkalito sa mga non-binary pronouns. Hindi sapat ang kanyang pagkalito para akusahan siya na anti-LGBTQ+A yun. And kung nakakalito sa kanya ang non-binary pronouns, for sure, hindi naman sarado ang kanyang utak because as she mentioned, "I'm not anti. I love them. No? Na-confuse lang ako sa pronouns. Anti na." We are all for LGBTQIA+ rights. At sa pagrespeto, but as mentioned ni Mela's open letter about being open, patient, and compassionate about others. This also applies sa mga taong hindi pa nakakaintindi at gaya ni Ellen na nalilito pa. Anong say ninyo? Comment down below at huwag ninyo rin kalimutan na i-like, i-share at i-subscribe ang Marites University sa aming YouTube, Facebook, Instagram, TikTok at Twitter para mas maging updated pa kayo sa aming mga showbiz stories. Kita-kits!